Bakit, Mesa? Bakit mo ko niloko? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Sobrang swerte ko dahil pinili mo ko bilang partner mo. At pinili mo yung buong pagkatao ko, pati yung past ko. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Sana di mo na lang ako kinulit. Sana una pa lang hindi ka na dumating sa buhay ko. May mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Sana hayaan mo kong mas mahalin ka ng buo. Sana hayaan mo kong kantahan ka sa buong buhay na kasama kita. Ngayong panahon ng tag-ulan, unti-unti nang nanlalamig ang pagmamahalang dating nagbabaga. Kaya naman ang mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ngayong araw, kilalanin natin ang mag-ex na sina Mystery and Kim para sa ultimate closure na dapat harapin. Is there a second chance in love? It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect. So now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. Wacky o relasyon, hindi talaga mawawala ang selos. Kasi yung taong mahal mo, gusto mo diba dapat sa'yo lang siya? Tama. Tsaka wala namang masama doon, Alex. Minsan nakakakilig yung konting selos, feeling mo girl na girl ka. Pero too much of it, hindi na masaya lalo na pag nagkakasakita na. Yes. Kasabihan naman yan, ang lahat ng sobra ay hindi maganda. Madalas nga, we end up hurting the people we love. Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Sobrang maalaga ni Marco. Ultimo pagkain ko ay naasikaso niya. Yung mga maliliit na bagay, mahalaga para sa kanya. Kaya willing akong gawin lahat para sa kanya. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. Buong sarili ko, binigay ko na kay Veronica. Sobra ko rin siyang minahal. Malaki rin yung tiwala ko sa kanya. Hindi naman kaming tatagal kung mahina yung kapit namin sa isa't isa. Gumanti siya sa akin nung nalaman niya yung katotohanan. Naghanap din siya ng ibang kalandian. Pero pag nakikita ko siyang may iba, hindi ko mapigilan di magalit. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. Sabi niya, sapat na yung pagmamahal na binigay ko sa kanya. Pero nung nahuli ko siyang may kachat na ibang lalaki, yung sobra ko, para sa kanya, kulang pa pala. Gusto ko humingi ng tawad kasi alam ko ako yung unang nagkulang. Pag siya gumawa, okay lang. Pero pag ako, mali na. Doon na siya nagsimulang manakit emotionally at physically. Papasok na ang Pasko at marami ng relasyon ang singlamig ng simoy ng hangin, bibigyan natin ng bagong init ang mga pusong nanlalamig din. Kaya naman ang mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ngayong araw, kilalanin natin ang dating magkasintahan na sina Marco at Veronica para sa ultimate closure na dapat harapin. Is there a second chance in love? Hindi? Oo! Pwede? Ewan. Kumusta ka na? Sobrang tagal natin nag-iwalay. Mag-iisang taon na rin. Isang taon na rin nung iniwan kita. Marami na nagbago. Marami ka na din bago.
Gusto ko sabihin sa'yo na miss na kita. Yung masaya, masasayang moment natin kahit meron tayong bad pass. Sobra-sobra yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi ikaw yung babaeng tumanggap sa akin. Ikaw yung tumanggap sa akin ng buong buo kahit walang-wala ako. Ikaw palagi nandyan para sumalok sa mga problema ko. Pati na rin sa problema ng pamilya ko, ikaw lagi nandyan. Never ka rin nagdamot, never ka nagsumbat sa pagmamahal at pagtulong mo sa akin. Kaya kung naging mahirap ako sa'yo, naiwanan kita. Doble rin ang hirap nito para sa akin. Pero kinakailangan ko sa muko eh. Iniisip ko kasi na hindi na tama yung relasyon natin. Dahil araw-araw mo ko binubugbog. Araw-araw mo ko sinasaktan. Araw-araw din tayo nag-aaway. Parang ginagawa mo na ako panchimbag eh. Kahit wala namang dahilan. Parang lakas din ang trip mo. Siguro, iniisip mo malaki utang na loob ko sa'yo kaya malakas ang loob mo, nasaktan ako. Alam mo ang dahilan kung bakit tumakas ako sa inyo. Hindi para sa sarili ko, para sa atin. Kasi alam ko sobra na, baka dumating kasi yung panahon na parehas tayong magkasakitan. Ayun yung kinakatakot ko. Kaya hindi ko pa rin mapapatawad sa sarili ko na yan mangyari. Sa loob ng maraming buwan na di tayo nagkikita, maraming nagbago sa'yo, sa akin. Nakita na kitang masaya. Pero siguro hindi na nagbago rin yung nararamdaman ko sa'yo, ganun pa rin. Pero sana kung may chance pa tayo, magbago ka na. Kasi deserve naman natin maging masaya. I love you, mahal. I miss you. Ay, Screamy, I love you. Nagiging emosyonal si Veronica. Ngayon naman, pakinggan naman natin si Veronica. Hi, ex. Kamusta anak? Kamusta yung mga panahong iniwan mo ko? Naging masaya ka ba? Habang ako umiiyak, hinahanap-hanap ka. Alam ko may kasalanan ako. Kaya mo ko iniwan. Inaamin ko nagtaksil ako sa'yo. Nung mapanahon tayo pa. Alam ko harap-harap ang kitang niloloko. Sa tuwing ginagat, gumaganti ka. Ako po may ganong magalit. Pasensya ka na. Alam ko nasasaktan kita. Pasensya ka na. Kung napipisikal kita. Alam mo, simula iniwan mo ako, marami akong pinagsisihan at marami akong natutunan. At sa pagkakataon na to, sobra akong nagpapasalamat. Kasi ito yung naging way para magkita ulit tayo. Sana umalis ka. Alam mo ba na na-depress ako? Na-depress ako ng 3 months. Kasi wala ka na. Kagising ako ng umaga, wala ka na. Wala na pala akong katabi. Nasanay ako sa lahat, nakasama ka. Gusto kong sabihin sa'yo na sobrang daya mo. Sobrang selfish mo. Bakit di ka nag-stay? Bakit di mo kinausap? Bakit biglaan? Ang daming tanong na bakit. Kasi kahit sobrang sakit na, hindi ako bumitaw. Nag-stay ako. Kahit na sobrang dawi na natin pinagdadaanan, never ako tumanggi sa'yo. Sa lahat ng gusto mo, gusto kitang sumbatan na ginawa mo. Kasi sobrang selfish mo. Pero wala akong magawa. Kasi kasalanan ko. Kasalanan ko din naman kaya mo ko iniwan. Ayoko nang mangako na hindi na uulit. Sa mga mali ko noon, baliwala sa atin ang mga salita at pangako. Pakubayaan mo akong ipakita na lang sa'yo na nagbago ako.
sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sana mapatawad mo. Sobrang naging emotional si, lalo na si Veronica. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaaring yun lamang itong sagutin ang katanong sa isa't isa ng hindi, oo, pwede, or ewan. No explanations needed. So, mauna kang magtanong, Veronica. Naging masaya ka ba sa buhay mo nung iniwan mo ako? Marco? Hindi. Ikaw naman ang magtatanong, Marco. Masaya ka bang makita ko ngayon? Oo. Nagka-girlfriend ka ba nung nagkahiwalay tayo? Pwede. Mas mahal mo ba yung pinalit mo sa akin? Hindi. Sa tingin mo ba may babaeng mas mahigit pa sa pagmamahal ko sa'yo? Hindi po. Pag hiningi ko password ng FB mo, ibibigay mo ba? Pwede. Sa dami ng sampal at kalmot at pananakit ko sa'yo noon, yung nag-aaway tayo, naisip mo bang saktan din ako? Pwede. Mananakit ka ba ulit pag nagbalikan tayo? Hindi. Nag-move on ka na ba? Hindi. Dapat ba kitang pagkatiwalaan ulit? Pwede. Natuwa ba ang mga barkada at pamilya mo nung nawala ako sa buhay mo? Pwede. Masigit ba yung pinalit mo sa akin sa lahat ng bagay? Hindi. Pwede ba kung ano man ang sagot mo mamaya, ipangako mo magki-Christmas tayo magkasama kahit last na? Oo. Mahal mo pa ba ako? Oo. Ngayon naman, Waki, kailangan na nating malaman ang desisyon nilang dalawa, ni Marco at ni Veronica, kung sila ba ay itutuloy pa. Ako, Waki. Veronica and Marco, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi? Oo, pwede, ewan. Muli ay tatanungin natin sina Veronica at Marco, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? So now I'm writing this to you.
Gusto ko rin makikisama sa iya. Ba't naman nakikisama ka? Thank you so much, Veronica and Marco. Veronica, payo na nga. Pag kayo nag-aaway dalawa, iwasan mo yung magkaroon kayo ng mga pisikalan, ha? At least, alam mo, Waki, maganda yung nung toxic na yung relationship, lumayo na sila sa isa't isa. And through those through the space na nagkaroon space, kayo, yes. Ay natuto kayo at napahalagahan nyo lalo yung inyong relasyon. Kaya nawa kayo ay lalo pang lumakas together and huwag na kayo sanang mag-aaway at maghihimalay. Promise, huwag na kayo mag-aaway, ha? Tsaka kung gano'ng kalawak ang natatanong ng inyong mata, dapat gano'n din kalawak ang inyong pangunawa, ha? Para tumagal pang inyong relasyon.